Thomas Raymond Lising. So, nung kasagsagan ng COVID-19, ano, nung pagputok ng lockdown, I guess our first na best practice na siguro na sustain namin hanggang ngayon is really yung border control. So, yung maintaining of the peace and order and yung unnecessary movement, di ba? Dahil nga sinasabi nila, kailangan as much as possible essential travel lang muna tayo. So, hanggang ngayon po, ang border control and peace and order is sustained namin. What we did also during the height of the pandemic was we also had a sustainable naman na rolling stores. So if the other cities were able to do it, no, kami rin sa barangay kahit paano, na-sustain namin yung pagkakaroon ng rolling store. Pero awa ng Diyos, laki kasi natutulong niya sa mga residente talaga natin. At least hindi na sila sumasama pa sa crowd, no, sa mga crowded areas, sa palengke, sa ibang mga pamilihan. So nailalapit na namin ang serbisyo sa kanila. Lumalapit sila sa ating tanggapan and then fini-filter naman natin sila, no, kung si para yung produkto rin nila, hindi rin may mga magkakapare-pareho. Dahil lang ang nais nga namin dito is somehow maging parang community market pa rin siya at some point, no, na lahat naman ay makikinabang. May program din ba kayo, Pat, para hindi sila mahiya na lumapit? For example, nag-travel sila or nilalagnat o sinisipon. Kasi karamihan, di ba, nahihiya? So, anong nyo dito? Actually, yung hiya part, no, nung umpisa yan, no, nung umpisa, sabi na natin, March, April, May. Let's face it, siguro naging discriminatory din naman talaga at some point, di ba? Pero kasi kami naman sa barangay, no, we've maintained the confidentiality, no? We've also maintained also the inclusivity. So nararamdaman nila na bahagi sila ng barangay and pwede silang lumapit sa aming tanggapan para humingi talaga ng kalinga. Kapag magkakaroon na ng vaccine, maybe bago matapos yung month na to, so anong participation ng barangay niyo sa pag-roll out ng vaccine? Okay, so sa amin sa vaccine, no, meron naman sa barangay, nakaabang lang din kami, no, we are also ready na in terms of utilizing our disaster fund, no, or our calamity fund, in the event that we will have to buy also additional vaccines, no. Magtiwala din tayo sa siyensya, 'di ba, or sa agham, 'di ba, kasi mas inaral naman talaga yan ng mga eksperto. So kami, patuloy lang naman kami sa pagpapalaganap na ang Pasig at the same time San Antonio, no, ay magiging avenues para kayo ay magkaroon ng vaccine. Again, tayo naman, kasama pa rin tayo, o kaya kaisa namin ng DOH syempre, at ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa pagpapalaganap ng benefits naman ng pagkakaroon ng vaccine.